Hello mga Abihero! Welcome back to my channel. And if this is your first time to see my channel, please consider subscribing so you will be part of the family. Okay mga Abihero, in today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit ang Rode mic sa ating GoPro Hero 5. Okay, finally, dumating na rin itong in-order ko na case. Case siya para mailagay mo yung mic at saka itong yung battery ng GoPro. Battery ng mic para i-connect doon sa GoPro. Okay, so now, ngayon papakita ko sa inyo kung paano ikabit yung mic na yan, Rode mic na yan sa ating GoPro Hero 5. Actually, yung mic na yan, alam ko nakita niyo to sa aking dating sa previous vlog, yung unboxing ko na kung saan itong ating Rode mic ay galing kay Rock Island 105. So ayan, i-flex na lang natin dito yung link ng ating unboxing video. So ayan. Okay, so first is our GoPro Hero 5. Syempre ito yung pinakamahalaga sa lahat kasi dito natin iaano yung video, dito natin kukunan yung video. So itong GoPro Hero 5 ko actually medyo luma na to. Alam naman natin na ang GoPro ay parang iPhone lang. Every year ay nagkakaroon ng panibagong action camera. So itong GoPro Hero 5 na to, nabili ko pa to noong 2016. Actually, hindi to yung original kong GoPro Hero 5 talaga. Kasi yung totoong GoPro Hero 5 na nabili sa Pilipinas is nasira. Napasukan siya na tubig dito sa Thailand. So kinontak ko yung GoPro office doon sa Singapore. So pinalitan nila ng bago. So ito na yan. So mapansin niyo hanggang ngayon, andyan pa rin, intact pa rin yung, yung plastic niya. So ayan, okay? At syempre, ang pinaka-ambida ngayon sa ating vlog ay ang ating Rode mic. Alam niyo naman, itong Rode mic natin na to is galing kay Rock Island 105 from California pa. So, ayan. Okay? At ang dahilan kung bakit na huli ang pag-vlog ko ng pagkabit ng mic sa ating GoPro ay itong Ulan Z case, GoPro case na to. Kasi actually, in-order ko pa to sa China. From Shopee to sa Shopee. And then yung product natin sa China pa magagaling. Dapat na last month na sa atin na, kaso alam nyo naman ang nangyari sa mundong ibabaw ay medyo na-stranded yung product na to. Kaya nito lang dumating sa atin. Okay? At isa pa sa mga mahalaga itong GoPro parang adapter. Yes. Kasi pag wala nito, hindi magagamit yung ating mic, Rode mic sa ating GoPro. Ewan ko ba kung bakit may ganito pa yung GoPro. Ano? Kasi medyo na siya eh. Medyo bulky. Lalo na to. Malaki siya. Okay. So, ikabit na natin ang mic. So, first. Ayan. Alam na natin. Actually, buksan lang natin itong ito. Kung saan sinasaksak yung charger. Doon din mamaya isasaksak yung sa mic. So, dati medyo nalito ako. Akala ko ay pag natanggal to si Rana, yung pala, natanggal pala talaga siya. Kailangan lang talaga ng dahan-dahan na pagtanggal. Ayan. So, ayan. So, pwede pa siya mabalik ulit. So, may kita mo yung itsura niya. Akala ko, pag tinanggal mo, hindi man siya mababalik, may sira na. So, pwede pa naman pala. Igabit natin itong, ayan. Ito yung isang pinakamalaga sa lahat. Ayan, sa GoPro. Adapter to. And then, igabit ko ito. So ayan, okay na. So ngayon ito naman, ito kasi ay non-powered mic. So ibig sabihin, kahit hindi mo siya kailangan i-charge o hindi mo na siya kailangan isaksak pa para magamit ng GoPro yung mic mo na yan. So basta nakakabit na yan, tulad niyan, yung mic na to, pwede mo na siyang gamitin yung mic na yan. Okay? So now, para mas magamit natin ng maayos, gagamitan natin itong Ulan Z case na to. Okay, so buksan natin. Okay, so what's inside the box? Meron pa siyang pa-sticker. Isang orange. Orange ba ito? Yeah, orange and isang red. Ulan Z. A small brand focusing on phonography. Camera vlog accessories. So, yan. And, syempre, hindi mawawala yung manual. Hindi ko may, okay, ini manual. Okay. Sa punto ito, actually, hindi nyo na po muna pwedeng ibabad yung GoPro na to sa tubig. Kasi naka-open na siya. Ito, so hindi na siya pwedeng mabasa.
At saka syempre ilalagay natin yung mic. Yung mic naman kasi is hindi naman waterproof yun. Yan. For vlogging lang siya, for example, nagta-travel kayo. And after that, ikakabit. Nakita nyo yung ilalim. Ayan. Specialized yan. Para ilagay itong adapter na to. Isa to sa mga pinakamahalaga. Para para magamit mo yung mic. So, yan. Saksak lang natin na ganyan. Yan. So, yan na. So, isaksak mo siya ulit dito. Yan. And after that, ito na ang mic natin. So, kagandaan nito, meron talagang kabitan ng mic para, yun na, hindi na siya matanggal or hindi na siya maano. Mag-gewang-gewang. Yan. And finally, isaksak natin to. Itong wire na to dito. Sama siya dito. Yan. Kasi yan, dyan sinasaksak. Ngayon, kung gusto nyo naman na, kung kayo, for example, ay magta-travel sa mga tuktok ng bundok or sa mga highways, sa mga open na areas, syempre, mahangin. So, kakailangan nyo talaga ng wind muffles. Itong wind muffles na to is para ma-eliminate yung tunog ng hangin. Para yung boses nyo lang ang maririnig. Yan. So, pwede nyo siyang ilagay dyan. Tulad yan. O pwede rin hindi. Kung hindi nyo naman kakailangan. Okay? So, wind muffles yan. Okay. So, yan na. Ang ating GoPro Hero 5 with the Rode mic from Rock Island 105. So, para talagang totally magamit na natin siya. So, ikabit na rin natin to. So, yan na. Ang ating GoPro Hero 5 with Rode mic. So now, kung tatanong kayo kung ano yung kaibahan ng GoPro without mic at saka GoPro with mic, so tatry natin siya. Mga kabiheros, andito tayo ngayon sa aming football field, open area ng aming school para malaman natin ang kaibahan ng video with mic at saka video without mic. So ngayon gamit natin ang GoPro ko without mic. So para makita natin kung gaano ba kalinaw, kung gaano ba kabuo yung boses ko na pagdating dyan sa video. And ngayon sa video ito, GoPro with mic na po yung gamit natin with wind muffle para makita natin kung maganda bang rehistro ng boses ko, kung malakas ba, kung bilog ba, or kung talaga bang naririnig ninyo ng klaro ng ating boses. So yan. So sana nakatulong tong video na to sa inyo, lalo't lalo pa sa mga nagbabalak bumili ng GoPro at saka ng Rode mic. Yan. So dahil dito sa video na to, malalaman natin kung ano ba ang kaibahan ng video with at saka without mic. Tama-tama yung setup na to sa GoPro, lalo't lalo pa kung gusto nyo mag-travel. Okay? So yan. So maraming salamat sa inyong panonood. Yun lang. Once again, this is your Biherong Guru. And paalam.